Today's Gospel, Friday, July 26, is taken from St. Matthew, chapter 13, verses 18 to 23. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in the heart. The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among the thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. The Gospel of the Lord. Ang ating faith food reflection ay mula kay Brother Selton Sindo from Hand of the Sower Catholic Community. Matabang lupa ka ba? Ang Hulyo 26 ay ang kapistahan nina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Birheng Maria. Ang bagong tipay walang tiyak na impormasyon tungkol sa buhay ng mga magulang ng Birheng Maria. Ngunit ang ibang mga dokumento sa labas ng kanon ng Biblia ay nagbibigay ng ilang mga detalye. Ang Proto-Evangelium of James, ikalawang siglo, ay naglalarawan sa mag-asawang ito na bagamat nabibilang sa nakaririwasang miyembro sa lipunang Hudyo, ay lubha namang nagdadalamhati sa kanilang kawalan ng anak na itinuturing na isang sumpa sa kanilang lipunan. Kaya naman itinalaga nila ang mga sarili sa mahigpit na panalangin, seklusyon at pag-aayuno. At dumating nga ang mapagpalang araw kung saan inihayag ng isang anghel kay Santa Ana na ipapanganak niya ang isang babaeng pararangalan ng lahat ng henerasyon. Lucas 1:48. Ang Proto-Evangelium ay nagpatuloy sa pagsasalarawan kung paanong nagpasya ang mga magulang ni Maria kasama ang mga pari sa templo na siya ay iaalay sa Diyos bilang isang banal na birhen sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at pumasok sa isang malinis na kasal kasama ang esposong karpintero na si San Jose. Tulad ng ipinapahayag ng Ebanghelyo, ang mag-asawang San Joaquin at Santa Ana ay maituturing na matabang lupa, mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe ng salita ng Diyos. Verse 23. Dahilan upang magmula sa kanila'y maihasik pa ang mas mainam at mas pinagpalang mga bunga. Pangunahin na rito ang ating mahal na inang Birheng Maria. Manalangin po tayo. San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin niyo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.